itong magkakaibang kwento na nasangkot sa isang gulo. Aksidenteng walang may gusto, ngunit lahat ay dihado. Paano mong makakamta ng ustisyang napagkait sa'yo kung ang kalaban mo ay hindi tao? San sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sariling ginig at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinigulong, kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Maglaho ng kahapon, sana'y huwag kalimutan. Ako si Earl Kenneth, and I am an earthquake survivor. I still remember that day when I first saw her. Naglalakad ako sa hallway nung biglang nagtama ang aming mga mata. Oo, hindi naging maganda ang aming unang pagkikita. Pero tulad ng poster na dala ko, paghahanda laban sa sakuna, alam kong handa na rin ako para sa kanya. Ako si Rheyn, and I am an earthquake survivor. Grade 1 pa lang ako ay palagi ko nakaklase si Katrina. She always brings out the best in me, and she's my go-to person. Kahit sa mga schoolworks ay palagi kami magtutulungan. I appreciate her time and effort, and I don't want to lose her. She's my favorite person, my best friend forever. Ako si Christian Juben. At ako si Chris Ann. And we are earthquake survivors. Ang relasyon namin ni Chris Ann ay hindi perpekto. Maraming problema, maraming gumugulo. Pero, nandiyan siya, si Katrina. Kaibigang mapagkakatiwalaan, kaibigang maaasahan. Sa relasyon namin, malaking parte ang kinampanan niya. Kung wala siya, matagal na kaming hindi magkasama. I am President Irish, and I am an earthquake survivor. Kilala ko si Katrina bilang isang aktibong estudyante, mabuting kaklase at mahasahang leader. Siya ang nagsisilbing presidente tuwing wala ako. Andang maglingkod at magsilbing isang modelo. Si Katrina, napakabuting ang estudyante. Sa library, palagi niya akong pinupuntahan. Palagi siya nagsasabi sa akin ng mga problema niya. Hindi siya nahihiyang lumapit sa akin. At ang lubos kong hinahangaan ay ang pagiging approachable niya. She's the type of friend na hindi mahirap i-reach out. Ako si Kelvin, and I'm an earthquake survivor. Isa akong mabuting estudyante. Wala akong ibang hinangad kundi ang mag-aral. Araw-araw gumigising ako ng maaga upang pumasok. Gusto kong makapagtapos na pag-aaral upang magkaroon ako ng trabaho at makatulong sa pamilya. Napakaseryoso kong tao. Pero si Katrina, dumating siya. Siya yung tao na nagpabago ng pananaw ko sa buhay. She is a happy-go-lucky person. Masya isang kasama at sa oras na nilalaman ako ng sistema, nandiyan siya. Nandiyan siya para magpaalala na kapag nag-enjoy ka, magiging masaya ka. Ako si Katrina Carla. At ito ang kwento ng mga taong bumuo sa buhay ko. Palagi ko na lang nakikita si Earl sa library. Kaya siguro sanay na siya sa mga panggugulat na ginagawa ko sa kanya. Pero nung oras na yon, tinanong ko siya, ano nga bang ginagawa niya at nakatulala siya? At ang sinabi niya lang, nakita niya si Katrina. At saktong dating naman ni Chris Ann.
narinig na rinig ang pinag-uusapan namin. At malinaw na malinaw sa tenga niya ang pangalan ni Katrina. Kaya agad niyang sinabi sa amin na sumama kami sa seminar sapagkat si Katrina ay kasama ng president namin sa gaganaping seminar. At ito naman si Earl, of course, grab the opportunity like high school life baga. Dito nagsimula ang aming storya sa isang seminar kung saan nagtagpo ang buhay naming lahat. Then, before, during, and after an earthquake. Tandang-tanda ko pa noon nung tinanong ko si President Irish tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng earthquake at ng preparedness sa earthquake. At doon, pinakita niya na ang pagiging prepared ay ang pagkakaroon ng assurance na may kaalaman ka sa mga posibleng mangyari. Napakalaking bagay ng immediate response sa isang sakuna. Dito, pinakita niya ang CPR o ang cardiopulmonary resuscitation. Isang importante ang natutunan namin ay ang pagsasagawa ng earthquake drills. Bukod sa earthquake drill at immediate response, sinamahan din kami ni President Irish ang mga importanteng dapat puntahan tuwing mayroong sakuna. Mga lugar na dapat iwasan. Mga tao na dapat lapitan. At mga signages na dapat alamin. Dito, nalaman namin ang mga dapat iwasan at mga dapat gawin. At dito natapos ang araw namin na may panibagong kaalaman at masayang karanasan. Pero, ang masasayang mga alaala ay nangangambang maglaho. Si Katrina, ang taong naging parte ng buhay naming lahat. Ang babaeng nagbuklod sa aming samahan. Walang mag-aakala na sa paglihis niya ng landas ay ang luluyang pagkalayo ng aming mga mundo. Asan na ba yung mga gamit ko? Andyan ka lang pala. Thank you.
Nanatili lamang kami sa open area na aming kinatatayuan kasama ang iba pang kaligtas. Pitong magkakaibang kwento na nasangkot sa isang gulo. Aksidenteng walang may gusto, ngunit lahat ay dihado. Paano mong makakamtan ng gustisyang napagkait sa'yo kung ang kalaban mo ay hindi tao? Katrina! 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 Katrina!